Meron tayong problema, Sherry, tungkol doon kay Sir Jesse natin tinutulungan. So I told Yeda earlier nung mag-usap kami at nakausap po na si Sir Jesse, palitan mo si Yeda ng isa pang reporter at ipalit mo sa kanya is si Jam. I think hindi sila magkagamay, si Yeda at si Sir Jesse, at nag-aaway sila. At pati ako na pagalitan tuloy ni Sir Jesse, pati ako nasigawan. Pero naintindihan ko naman where he's coming from. Kasi nga naman, very sensitive siya, especially sa kanyang naging kalagayan, wherein na binilihan siya ng sobra-sobra pagkain nitong si Yeda at yung kanyang anak. At para sa kanya, lumilitaw na parang matakaw siya, sobrang daming pagkain at kinukunan sila ng camera habang kumakain. May pagkakamali si Yeda sa puntong yon. Although, may explanation si Yeda sa akin kung bakit siya bumili ng sobra-sobrang pagkain. Nasa line 2 na po si Yeda Pascual, yung reporter po na may hawak ng case. Yeda, pasensya ka na, pero papalitan kita. Ang magte-take over sa iyo ay si Jam. At nag-apologize ka na ba sa kanya, kay Sir Jesse? Yes po, Idol, nakausap ko na po siya. Kanina po, karoon lang po na misunderstanding nga po. Which is, ayan, naiintindihan niya na nga po nung pinaliwanag ko sa kanya. Hindi ko na po intensyon na mangyari yung bagay na yun. Naiintindihan kita, Yeda. Pero dapat kinonsider mo the fact na yung kanyang sitwasyon kaawa-awa for a long time. Nagkaroon siya ng self-pity. And then, binigyan mo siya ng pagkarami-raming pagkain. Pinalabas mo na parang takaw na takaw siya. So, offensive para sa kanya yon. Dalawa lang sila at bibigyan mo sila ng ibang pagkain. Kasi kanina, Sherry. Apo, Idol. Mahaba yung conversation namin ni Sir Jesse. At galit na galit siya. Pati ako na pagalitan ng di oras. Ang sinasabi kasi siya rin ni Sir Jesse na maraming taong nagugutom, bakit bibilihan kaming mag-ama ng good for five people na pagkain? Dalawa lang naman kami. Naintindihan ko kung anong ibig niya sabihin. Matapos ko may paliwanag, nasabi ko, we've been doing this for a long time. We've helped so many people, not only you, but so many other foreigners and even Filipinos na lumalapit sa atin, and we're doing it sincere. Sabi nga niya, dapat tamang pagkain ang binibili sa akin at hindi sobra-sobra tulad nito na parabang pinapalabas natin na bonggang-bongga yung pagtatunad sa kanya. Sabi ko, that's precisely what we want you to feel, na parang you were being treated like a king. Yes. Eh, hindi niya gusto yon. At sabi ni akin ni Yeda, kanina parang binibilan siya ng damit, medyo pumapalag-palag na rin itong si Sir Jesse. Medyo meron daw tantrum at mainit daw ang ulo. Right, let's talk to Jesse now. So Jesse, once again, I do apologize to what happened between you and my reporter. And yep. I just told my reporter that she will be replaced by another reporter. And hopefully, she'll be able to take care of you. No apologies necessary. All you right. Had no idea what was going on. And it was simple, very tired. According to social media right now, Jesse's mother is on the way to Manila. We'll take care of that for you. But right now, we just spoke to a lawyer and consulted about Jesse. Stop. Don't go rock. So I gotta get my daughter. All right. Yeda, ano nangyari? Namumulot po lang ba sa tapos tinatampos po sa mga tao? Madaan po. Yan nga yung sinasabi ng psychologist Dr. Camille, may trauma yung bata. Kailangan talaga may therapy yung bata. She really needs help right away, ASAP. So don't waste any more time. Diretso na kayo sa doktor. That poor child needs help right away. So Jesse, my plan is, instead of sending you back, because we just consulted a lawyer today, and the lawyer said it might take no less than 6 months for us to be able to complete the requirements for you to be able to get permanent custody of your child. Now, this is what I'm thinking. We will get you an apartment, and while you are staying in that apartment, we're going to look you for a job. And you'll be working as a call center agent. Now, while you're working as a call center agent, we will provide your child a nanny who will take care of her while you're at work. How's that? Okay, well, what the DSWD says, if you leave your daughter alone with anyone, then you will lose custody of the daughter. If the DSWD told you that, then we have to abide. Mr. Jesse, I'm doing the best I could. But I understand it seems to me that you have a very complicated situation. I'm just that's why I'm telling my staff to call the DSWD. They could have called them earlier today and asked for the status of your case. The DSWD was not in contact with me at all for 1 year. Sir, the more we need to talk to the DSWD because they haven't been in contact with you for a long time. The day after those pictures were posted on Facebook, I was contacted by a woman named Mrs. Bautista. From the DSWD. What did Mrs. Bautista told you? Yes. How was she able to contact you? I don't know. I think she got my number off of Facebook. Mrs. Bautista might not be real. You have to be very careful, Sir Jesse. There are a lot of people who would like to take advantage of your situation. All right, I can show you the text messages. Yes, sir. Sir, can you let me talk for a minute? Yes, sir. All right. That's why I was telling my staff to
get in touch with the TSWD to ask for the status of your child as far as they're concerned. Where is it at right now? So we know how to handle your case. In fact, I was trying to reprimand my staff for not having called the DSWD earlier today, and they should have. So, Jesse, we're going to contact first the DSWD. Yes, sir. First things first. And we'll ask them exactly what they have done to your daughter's case. And then we will bring your daughter to a psychiatrist and a psychologist to have your child undergo a therapy. Mm-hmm. Is that okay by you? Yes. And then how's your stay so far with the accommodation we provided you? How was your stay? Overall, it's going okay. At this point, the biggest concern I have is his mother's on her way to Manila. Other than that, I really don't know what to say. I'm not going to be able to stay in the hotel much longer just due to the fact that I don't have money to afford the food at this point. You don't want to stay in a hotel much longer? The hotel last night was charging me 210 pesos for two cheeseburgers. No, we're paying for it, sir. Ano siya sabi niya, sinachash ng 200 pesos? Ano nangyari sa inyo dyan? Opo, sir, kinausap ko po yung hotel kanina, sir. At ang sabi naman nila, wala daw pong babayaran. Kaya nagtataka din po ako bakit po may babayaran si sir ngayon. Kasi nilinaw po yan kanina sa hotel na wala pong babayaran. Okay, let me talk to Jesse. Yes? You're not supposed to pay a penny. Well, I don't know. That's what they told me was 210 pesos for a thermos of boiling water. Who told you that? What's your name? What's his name? Who told you that? The staff member at the front desk when I dialed zero and the man who delivered the food in the white jacket. Sir, would you listen to me at least for a minute? Would you trust me, sir? Yes, sir. Now, I'm telling you, your stay in that hotel is free. You're not going to spend a penny because I will take care of the bill, everything, food, water, clothing, lawyer. It might be a misunderstanding. Okay. There's been so many misunderstandings in this past few hours. Misunderstanding right. With my staff and everybody. Heck, what's going Life on? Life goes on. Life goes on. Life goes on. I open up the earth. I'm not trying to give anybody a hard time. That is not my purpose. I have to go to the old apartment where we stayed from July until last week in Bulacan to get a few things from there. I'm going to need some type of transportation to go get some belongings from Bulacan. I have some paperwork there. I have a few things that I need to get. Who provide really you transportation? Sometime soon, because the landlady is going to want my stuff out of there by the end of this month. Sir. All right? We're going to come to you to Bulacan. All right. Sir. So everything's okay now with you? Yes, sir. Tomorrow, we will accompany you and your child to a psychiatrist and find treatment for her. And then number right. two, we're going to talk to a lawyer. You'll be face-to-face with a lawyer to give you advice and tell you what's going to happen as far as your case with the DSWD is. And then third is we will contact the DSWD and we will ask from them the status of your child's case as far as you having permanent custody of your child. Is that okay? Okay, sir. One quick thing. Child psychologist, not psychiatrist. Yes. Psychiatrist deals with medication. Psychologist deals with types of learning programs and skill teaching behaviors. Sir, the word psychiatrist came from a psychologist who suggested to me yesterday. It wasn't my idea. Difference. You know, Sir Jesse? Yes, sir. If you're trying to be a smart ass on me, I'm going to stop helping you. Trust me. If you want me to help you, you must know how to shut up, okay? I'm just trying to help here. I'm the nice guy here, okay? Yes, sir. Please, let me help you. Just trust me. Yes, sir. Please don't push my patience. Yes, sir. No, of course not. Do you want to be helped or not? Just say so. Do not grab that. Do not grab that. Right now that you don't want to be helped, I'm going to back off. You know what? It should be a two-way street. You should learn how to listen. I'm just trying to be helpful, sir. I don't know, sir, whether your child needs medication or not. It's up to the psychiatrist or the psychologist who would see your child. It's not up to me. It's not up to you either. That's what I'm trying to say to you, sir. I was asking if she could see a psychologist. I'm concerned about any type of medication. All right, sir. There are more people that need help in my program. I've got to cut off this conversation. Putuli mo na, Sherry. Okay, Papa. I think meron din siyang konting issue. Siguro yung matagal niyang exposure sa kalye, naintindihan ko yun. Siguro nagkakaroon na siya ng self-pity and then nagiging sensitive siya. Pero ang gusto ko mangyari, Sherry, please, tawagan yung DSWD. Mamaya, tulong tayo ng tulong, yun pala, hinahanap na pala yung bata ng DSWD. Baka mamaya, pati tayo madamay sa kaso. So we really have to talk to the DSWD people and ask them exactly.
Yes. Actually, kasagot lang po, nasa linya po natin si Ma'am Florida Paborada, ang CSWD po ng Canlaon, Negros Oriental po. Kung saan po okay. sila nagsettle Ma'am ng Florida, kanyang misis. Ma'am Florida, maganda po. Ma'am, kasi tinutulungan po namin itong si Sir Jesse at saka yung kanyang anak po, ano, yung 4 years old na anak niya. Ano upang status ng bata sa ngayon dyan po sa inyo sa DSWD? Anong yung case na nangyari? Ito po yung case ni Mr. Jesse Carberry at ang kanyang wife po na si Marilyn Carberry po. Kasi ma'am, nag-assume na po ng office sa CSWDO 2017 na. Sino po kaya ang may hawak po ng case po ni ng mag-asawang Carberry po? It's either Mrs. Lea Contreras or Cecilia Gravador kasi dalawa lang yung social worker dito. Ah, sige po, baka pwede pong pakipasa yung phone po. Sorry ma'am kasi Christmas party dito ma'am. Maybe hindi ko maano sila kasi I cannot believe this. When it rains, of course. Maybe. I will call this number. Apo, 1 hour after, I will go to the office and I will talk to them. Ma'am Florida? Yes, sir. Pwede ho ba bago mag 5 o'clock? Baka pwede ho kayo mag-excuse sa Christmas party po ninyo kung pwede po. Alamin nyo lang po kung anong status ng case. Yes, sir. 30 minutes from now, sir. I will call back. 30 minutes. Sige po. 30 minutes. Sige po, ma'am. I will go to the office now. Yes, sir. Salamat po, madam, ha? Thank you. Ganito, ano, Sherry. Tawagan nyo muna yung DSWD ano nangyari sa kaso. Apo, apo. And then, tawagan nyo yung barangay. Sabi niya, hindi naman daw talaga siya naging palaboy. Taliwas daw doon sa video na pinalabas natin at kumakalat. Apo. Siya raw ay merong apartment sa Bulacan. Yan pala yung gusto niyang sabihin kanina, gusto niyang bumalik sa Bulacan para kunin yung mga gamit niya doon. Nung nasa Bulacan daw siya at yung kanyang daughter, pumunta sila sa isang lugar na para mag-follow up sa immigration sa Cebu at doon daw sila nakita ng mga netizen. Sila daw ay hindi naman daw palaboy at hindi naman daw sila kawawa. Yun ang pagkasabi niya. It so happened, nandoon dahil may pinapollow up sa immigration. This is what we need to do, ano? Tawagan yung DSWD and tawagan yung barangay. Apa. Kasi kung ganito ang sitwasyon, at pati yung mga kasamaan natin ay malalagay sa alanganin. Pati si Eda, mukhang naiyak na si Eda dahil tumutulong na nga lang daw siya. Pati siya tuloy, napapagalitan daw ni Sir Jesse. Ayoko naman ganun. Ginagawa lang ng tao yung kanyang trabaho. Nasisigawan siya nung Amerikano. Then, i-refer na lang natin siya sa U.S. Embassy. Apo. Okay? Hello po, Idol Rafi. Magandang hapon po. Apo. Sir, si Jam po ito. Pasesya po sa abala. Sir, kasi nakapanood ko po yung sinabi niyo po kanina sa radyo na maibibigay po kayo sa akin instruction. Okay, yes. Ang gusto ko sana ng mangyari kanina, ikaw, Papal Kieda, para doon sa kaso ni Jesse, pero nagbago ng isip ko. Ito kasi pinaka-latest development. Nung makausap po siya off-air with the phone, marami siya pinagsasabi na talagang nagulat ako at have decided na huwag natin ituloy. Sinabi niya na yung chairman sa Bulacan, kung saan nakatira siya dati, may pagnanasa raw sa kanyang anak. Ginagamit daw yung pag-aya na ipasok sa Miss World Beauty Pageant yung kanyang anak para may sakatuparan yung pagnanasa ng chairman, which is, wow, sabi ko, matindi itong akusasyon niya. Plus yung mga social worker, pinagbibintangan niyang tinatawag doon na yung kanyang anak at pinagchichismisan. Apo. At ang pinakamatindi nito, si Ann, yung nag-post ng picture na nag-viral sa FB dahilan para makontak natin. At itong si Ann ang tumutulong sa kanya at yung kanyang husband. Sinisiraan niya sa atin. Sinabi niya si Ann daw ay may pagnanasa rin daw sa kanyang anak. Eh si Ann itong tumutulong, may asawa at may anak. May pagnanasa daw sa kanyang baby. At pinagsasamantalan daw siya. So, hindi na. Let's cut it off. Ang gagawin mo na lang, tawagan mo yung U.S. Embassy. Okay. Ay parating mo sa U.S. Embassy yung case nitong si Jesse at yung kanyang baby kung may magagawa ang U.S. Embassy tungkol dito. And then tawagan nyo rin yung DSWD. Meron na tayong na-contact na social worker sa Canlaon kanina. So alamin yung kung sino talagang may hawak sa kaso ni Jesse at ng kanyang anak. I-refer natin sila. Let the government worry and the U.S. Embassy at hindi tayo. Kasi ayaw niyo magpatulong eh. So, ba't natin sa tutulungan kung wala naman siyang gano'ng magpatulong? So, yun na lang. At tawagan mo si Yeda, bigyan mo ng instruction na huwag nang tumuloy doon sa Bulacan sa dating niyang tinitirahan. Kasi gusto niya magpati doon daw, nagpapalam sa akin si Yeda, magpati siya doon sa dating niyang tinitirahan apartment para baklasin daw niya ang mga wirings okay po. Na pinagkakabitan ng computer.
nasabi ko hindi pwede. Baka mamaya madibanda tayo nung landlord doon. At marami daw siya mga kakalasin na mga fixtures. So I think merong mental issue itong si Jesse. Nagpaalam din ako kay Ann. Nakausap ko na si Ann. And masama din ang loob ni Ann. Bakit pati siya ay napag-iisipan na masama. Yun lang. Noted po, Sir Rafi. Gagawin po natin po yan agad. Alright. Ingat kay lahat yan. Yes. Bye-bye. Po. Ingat din po.